Hindi raw mahalaga ang relihiyon o iglesia? Totoo kaya ito? Bago tayo magsimula ay huwag niyo pong kalimutan na mag-like, subscribe at i-hit ang notification bell para ma-notify pa kayo sa mga bagong uploads ko. Maraming tao ang naniniwalang walang maliligtas na tao dahil lamang sa relihiyon o iglesia. Kaya maraming taong tinanggap na ang ganitong paniniwala sapagkat napakadaling tanggapin sa sarili na ang masusunod sa paglilingkod ay ang sarili nilang kapasyahan. Hindi na raw kailangang sumamba, hindi na kailangang maging aktibo sa relihiyon upang magawa nila ang sarili nilang gustong gawin dahil basta raw gumawa lang ng mabuti ay agad nang kinukonsidera na may relasyon na sila sa Diyos at kay Kristo. Ngunit totoo kaya na hindi na kailangan ang relihiyon o iglesia para maligtas? At sino ba ang may tunay na may relasyon kay Kristo? Pag-aralan po natin. Mayroon na bang relihiyon na kinikilala ang Diyos noong unang panahon? Daniel 11:28. Ang hari ng Syria ay uuwing taglay ang malaking kayamanang nasamsam niya. Ngunit bago siya uuwi sa sariling kuta, uusigin muna niya ang relihiyon ng bayan ng Diyos. Noong panahon ng mga Israelita, mayroon ng relihiyon. Ito ang mga kabilang sa bayan ng Diyos at sila ay mga lahing Israelita. Maliban sa mga Israelita, wala nang relihiyon pang sa Diyos. Tanging mga Israel lamang ang tinuturing na bayan ng Diyos at nasa tunay na relihiyon noong unang panahon. Mahalaga ba ang relihiyon? Ano ba ang ibig sabihin ng salitang relihiyon? Ayon sa website na Got Questions, ang relihiyon ay pakahuluganan ng isang paniniwala sa Diyos upang sambahin na kadalasang isinasagawa sa pamamagitan ng pagsunod sa mga tuntunin o ritual o anumang sistema ng pananampalataya, pagsamba at iba pa na may mga kalakip na alituntunin na dapat sundin. Ang relihiyon ayon sa pakahulugan ng referensya ay ito'y tumutukoy sa paniniwala sa Diyos, pagsunod sa mga tuntunin ng Diyos, pagsamba at iba pa. Kaya masasabi natin na napakahalaga ng relihiyon sapagkat ang kaalaman ng isang tao para matutunan niya ang tungkol sa Diyos ay nasa relihiyon. Ano naman ang salitang iglesia? Ayon din sa website na Got Questions. Ang salitang iglesia ay nagmula sa dalawang Griyegong salita na ek, na ang ibig sabihin ay mula sa, at kalais, na ang ibig sabihin ay tinawag, na nang pagsamahin ay naging eklesia. Kaya ang salitang ito ay nangangahulugang tinawag mula sa, na tumutukoy sa mga taong tinawag ng Diyos. Sa makatuwid, lahat ng tinawag sa paglilingkod sa Diyos ay nauuwi sa pag-anib sa isang iglesia o kalipunan ng mga sumasampalataya sa isang Diyos. Na gayon din ang pakahulugan sa relihiyon na kalipunan din ng mga sumusunod o sumasamba sa Diyos. May tunay bang relihiyon o iglesia? Ano ba ang tunay na relihiyon o iglesia? Ganito ang ating mababasa sa 1 Timoteo 3:16. Hindi maikakaila na napakadakila ng hiwaga ng ating relihiyon. Ano ang relihiyon na ito na napakadakila? Sino ba ang nagtayo ng relihiyon o iglesia noong panahon ni Kristo? Ganito naman ang ating mababasa sa Mateo 16 sa talatang 18. Ito ay pahayag ng ating Panginoong Hesukristo. At sinasabi ko naman sa iyo na ikaw ay Pedro at sa ibabaw ng batong ito ay itatayo ko ang aking iglesia at ang mga pintuan ng Hades ay hindi magsisipanaig laban sa kanya. Mayroong itinayo si Kristo na relihiyon o iglesia. Siya mismo ang nagtayo. Ngayon, napakahalaga ba ang tunay na relihiyon na ito? Sino ba ang tumubos sa relihiyon o iglesia na ito? Gawa 20:28. Ingatan ninyo kung gayon ang inyong mga sarili at ang buong kawan. Narito'y hinirang kayo ng Espiritu Santo upang maging mga katiwala, upang pakanin ang iglesia ni Kristo na binili niya o tinubos niya ng kanyang dugo. Kaya napakahalaga ng tunay na relihiyon o iglesia dahil ito ay pinaglaanan ng dugo ng Panginoon.
Kaya, hindi totoo na lahat ng tao ay tinubos ng dugo ng Panginoong Hesukristo. Yaon lamang kanyang itinayong iglesia o relihiyon na doon aanib ang mga unang Kristiyano at mga apostol. Ngayon, sa dami ng relihiyon, alin ang tunay na iglesia ang tinubos ng dugo ng Panginoong Hesukristo? Ganito naman ang ating mababasa sa Roma 16:16. Mangagbatian kayo ng banal na halik. Binabati kayo ng lahat ng mga iglesia ni Kristo. Kaunting kaalaman lang po mga mahal na kapatid. Dati po sa panahon ni Jesus, ginagawa nila itong pagbabatian na may halik. Pero sa henerasyon natin ngayon ay hindi na, sapagkat ipinag-iingat tayo sa mga kumakalat na sakit o virus. Huwag niyo na pong pilosopuhin ito mga mahal na kapatid. Balik na tayo sa ating topiko. Ayon sa ating nabasa, ano ang pangalan ng iglesia na tinubos ng dugo ng Panginoon at kinaaaniban ng mga unang Kristiyano? Malinaw po na Iglesia ni Kristo, sapagkat ito ang ipinantawag sa mga kaanib. Sino ipinalit ng Diyos nang tumalikod ang Israel? Ang ipinalit si Kristo at ang unang iglesia. Galacia 6:16, ang iglesia Israel ng Diyos. Natalikod ba? Natalikod yung unang iglesia. Kaya lumitaw ang Iglesia Katolika. Pero sapagkat patakaran ng Diyos na siya'y magtayo ng kanyang sariling organisasyon, sabi ng Diyos, kung natalikod mo ng unang iglesia, sabi ni Kristo, meron pa akong ibang mga tupa. Hindi kay kapatid na manalo, kay Kristo. Kaya ano pangalan na iglesia ng itinayo? Noong 1914, Iglesia ni Kristo. Sino ang kinasangkapan? Si kapatid na Felix Manalo. Eh sabi niya, imposible yan. Si Kristo nasa langit na noong 1914. Ito yan. Sa Roma 16:16, ang sabi ni Pablo, magbatian kayo ng banal na halik, binabati kayo ng lahat ng iglesia ni Kristo. Tanong, si Kristo ba nakarating sa siyudad ng Roma? Physically, hindi. Pero bakit may iglesia ni Kristo doon? Sino isinugo? Si Apostol Pablo. Yun bang iglesia sa Roma? Tinawag iglesia ni Pablo? Bakit matatawaging iglesia ni Manalo ito? Sabi ni Kristo, please no shouting, no shouting. Sabi ni Kristo, they are my sheep. Pero they are not of this flock. Hindi sila kabilang sa iglesia noon. Kaya nga, in the future. Ito yung future. Kaya, mahalaga ba ang relihiyon? Siyempre, opo. Dahil hindi ito itatayo ng Panginoong Hesukristo at hindi ito pag-aalaya ng buhay ni Kristo kung hindi ito mahalaga. Ngayon, sino naman ang may relasyon sa Panginoong Hesukristo? Lahat ba ng tao na nagsasabing mahal niya ang Diyos at ang Panginoong Hesukristo ay may relasyon na daw sa Panginoong Hesukristo? Pag-aralan pa po natin. Efeso 5 sa talatang 32. Ito ay isang dakilang hiwaga na aking inihahayag tungkol sa kaugnayan ni Kristo sa iglesia. Ayon naman sa talatang ating nabasa, sino ang may kaugnayan o may relasyon kay Kristo? Malinaw sa talata, ito ang iglesia o relihiyon. Kaya, hindi lahat ng tao na nagsasabi na may relasyon siya o may kaugnayan siya kay Kristo ay maliligtas na siya o tatanggapin na siya ng Panginoon. Dahil, ang tanging may kaugnayan o relasyon lamang kay Kristo ay ang iglesia niya o ang iglesia ni Kristo. Ngayon, ano ba ang relasyon ng Panginoong Hesukristo sa iglesia? Bakit mahalaga ito kay Kristo? Ganito ang ating mababasa sa Efeso 5 sa talatang 23. Sapagkat ang lalaki ang ulo ng kanyang asawa,
tulad ni Kristo na siyang ulo ng iglesia na kanyang katawan at siyang tagapagligtas nito. Mga kapatid, sino ang tagapagligtas ng iglesia? Si Kristo mismo. Kaya ang iglesia ang may tunay na kaugnayan o relasyon kay Kristo. Malinaw na kung ikaw ay wala sa iglesyang itinayo at tinubos ng dugo ni Kristo, ay hindi ka kaugnay o hindi ka kilala ni Kristo na may relasyon sa Kanya. Sapagkat iisa lang ang pinag-alayan niya ng kanyang buhay, kundi ang kanyang iglesia. Ito ang tunay na may relasyon kay Kristo at ito ang kanyang ililigtas. Sapagkat sa Biblia, pakinggan niyo sa Efeso 5:23, merong ganitong pahayag ang apostol na si Pablo. Sapagkat ang lalaki ay pangulo ng kanyang asawa, gaya naman ni Kristo na pangulo ng iglesia, na siya rin ang tagapagligtas ng katawan. Ang sabi po rito ng apostol na si San Pablo, ang lalaki ang wika ay pangulo ng kanyang asawa, gaya naman ni Kristo na pangulo ng iglesia. At siya rin ang tagapagligtas ng katawan. Ayon. Kaya po, ang tagapagligtas ng katawan, si Kristo. Alin yung katawang ililigtas? Sa unod-unod niya si Otso ng Kolosas. Pakinggan niyo. At siya ang ulo ng katawan sa nakatibagay ng iglesia. Ayon. Ang katawan na ililigtas ni Kristo, walang iba kundi ang iglesia. Si Kristo ang ulo ng katawan sa makatibagay na iglesia. Kasi isa po sa panuntunan ng kaligtasan yung pag-anib sa iglesia. Kaya ako, hindi ako tutol sa sinasabi ng iglesia ni Kristo na mahalaga ang iglesia. Kaya sa lahat ng nagsasabing hindi mahalaga ang relihiyon o iglesia at ang mga nagsasabing magkaroon lamang ng relasyon kay Kristo ay tunay daw na maliligtas na, ay ito'y isang hidwang paniniwala o hindi totoo ayon mismo sa Biblia. Ang mga unang lingkod ng Diyos ay may kinaaanibang relihiyon at dito ibinibigay ang pribilehiyong maligtas. Oo, lahat ng tao ay nagkasala maliban sa Panginoong Hesus, pero hindi ito dahilan para hindi ka maniwala sa relihiyon at hindi rin ito hadlang upang hanapin mo ang katotohanan. Alamin mo ang tunay at dito ka pumasok dahil ito ang ililigtas ni Kristo. Walang relihiyong magliligtas sa tao. Pero may relihiyong ililigtas ang ating Panginoong Hesukristo at ang ating Diyos at yun ay ang mga pumasok sa loob ng tunay na iglesia. Juan 10:9. Ako ang pintuan. Ang sinumang taong pumasok sa akin ay siya'y maliligtas. Mga kapatid, napansin ba ninyo bakit malimit na lamang ang sumasamba sa ibang relihiyon? Alam nyo ba kung bakit? Dahil sa sila mismo ay itinuturo nila sa kanilang mga kaanib na sumampalataya lang daw kay Kristo ay maliligtas na. Hindi na raw kailangan ng relihiyon o sumamba pa. Sa gayong paniniwala, ang kanilang mga kaanib ay doon na lamang kumakapit sa mga pagtuturong hindi na raw kailangang sumamba o hindi na kailangan ang relihiyon. Kaya nababawasan na ang bilang ng kanilang mga kaanib sa pagsamba at yung iba ay nanlamig na. Mga kapatid, may tanong ako sa inyo. Kung sapat na ang pananampalataya kay Kristo at hindi na raw kailangan pang sumamba, malalaman ba ninyo ang mga utos ng Diyos at ang kanyang mga kalooban? Paano ninyo matatanggap ang mga ipinag-uutos ng Diyos na dapat sundin at gawin kung hindi naman kayo sumasamba? Paano nyo rin mapupuri at maluluwalhati ang Diyos kung hindi naman kayo dumadalo sa mga pagsamba? Mga mahal na kapatid, naway buksan po ninyo ang inyong puso't isipan sa mga katotohanang ito. Nais ng ating Panginoong Diyos na makarating tayo sa tunay na pangunawa. Maraming salamat sa inyong panonood, mga mahal na kapatid. Huwag nyo na rin pong kalimutan na mag-like, share, subscribe at i-hit ang notification bell para ma-notify pa kayo sa mga bagong uploads ko. Hanggang sa muli!